Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back. Gusto kong magpasalamat sa walang sawang pagsuporta sa iba't ibang channels natin, lalo na sa channel na ito. This is just the 9th day of this channel and 4 video uploads pa lang about tips and educational videos na ginagawa ko halos ma-hit na natin agad ang 1,000 subscribers for monetization. Isang milestone na naman para sa ating channel. Sa mga nagme-message po pala sa ating messenger for mentorship program regarding sa content creation, I will get back to you soon para ma-start na po natin ang ating mentorship program. In this video, pag-uusapan natin ang 8 bagay na maaaring ginagawa mo at kinahihiligan mo na siyang nagpapahirap sa'yo, na kung maiiwasan ay maaaring makatulong at magbigay sa atin ng maganda at maayos na pamumuhay. By the way, ako nga pala si Michael Lacera, isa akong teacher, blogger, businessman, at entrepreneur. Gumagawa ako ng mga content na maaaring makatulong sa'yo na kumita ng pera at hubugin ang natatagong talento mo. Siya nga pala, may offer ako sa'yo at the end of this video na sa tingin ko ay magugustuhan mo, kaya keep on watching. Kung gusto mo na mga ganitong klase ng content, please consider subscribing. Ilan sa mga dahilan bakit ka naririto ngayon ay dahil gusto mong malaman ang mga bagay na maaaring nagpapahirap sa'yo nang hindi mo namamalayan. Isa pa, gusto mo ring madagdagan ng income o ang ipon mo. Well, nasa tamang video ka kung yan ang hinahanap mo. Kung andito ka para sa magic or miracle, rich quick things, ay hindi ito ang video na hinahanap mo. Ang videong ito ay para sa mga taong gusto talaga ng totoong pag-asenso at dahan-dahan na pag-unlad. Sabi nga nila, progress is progress no matter how small. Yung tipong kahit konting pag-unlad lang araw-araw ay sapat na. Dahil pag naipon ang mga unti-unting pag-unlad na ito ay super powerful dahil ito ang maglalagay sa'yo sa tuktok ng tagumpay. Marami sa ating mga kababayan ang gusto magmadaling umunlad at umasenso. Gusto nilang yumaman sa madaling paraan. Ang hindi nila alam ay walang shortcut sa pagyaman. Lahat ng mayayamang tao gaya nina Bill Gates, Zuckerberg, Robert Kiyosaki at marami pang iba naghirap muna bago nila naabot ang kanilang mga tinatamasa ngayon. In short, wala talagang rich quick ways. Kung meron man, because maybe they are lucky to hit the jackpot sa lotto or dahil pinamanahan sila ng kayamanan ng kanilang mga magulang or relatives. Ang tanong is, paano kung hindi tayo swertihin sa lotto? Paano kung wala tayong relatives or magulang na magpapamana sa atin? Ibig sabihin ba niyan na maghihintay lang tayo hanggang sa tumanda tayo? Ikaw na ang makakasagot sa mga katanungang ito. Kung talagang gusto mong umasenso ay kinakailangan mong i-workout ang mga goals and ambitions mo sa buhay at hindi yung inaasa mo sa Diyos, sa swerte at sa ibang tao ang pangarap mo. Hindi naman masamang umasa sa Diyos pero kailangan din ng gawa. Kung ako sa'yo, ngayon pa lang ay pagtrabahuan mo na ang mga bagay na gusto mong marating. Well, pag-usapan na natin ang 8 bagay na maaaring nagpapahirap sa'yo nang di mo namamalayan. Una, ang good looks. Marami sa ating mga Pilipino ang gusto lagi ay magagarang damit, mamahaling relo, at sunod sa usong mga bagay ang mayroon sa kanila. Minsan nga ay hindi na pormahan ng habol, kundi ang magiging tingin ng iba sa kanila. Isa ito sa maaaring nagpapahirap sa atin dahil ang iba ay gumagastos sa mga bagay na hindi naman talaga nila kailangan. Gusto lang nilang ipakita na kaya rin nilang bumili ng mga ganong bagay at meron din sila ng ganyang bagay. Wala naman problema kung talagang afford mo naman ang mga bagay na ito, pero isang paalala ng multi-billionaire na creator ng Facebook na si Mark Zuckerberg, the goal is to become rich, not to look rich. May kaibahan ang talagang mayaman sa nagyayaman yamanan lang. Pangalawa, latest gadgets and technology. Sino sa inyo ang hindi pa naman sira ang kanilang cellphone ay bibili na naman ng bago? Hindi pong meron pa namang gumagana ay bibili ka agad. Kamakailan nga ay may naglabasang kwento tungkol sa mga celebrities or Hollywood actors and actresses na nakita di umano sila na gumagamit pa rin ng lumang cellphone at lumang gadgets. Yung tipong mga 2 to 3 years ago na model. Ang mensahe nito ay maging masinop dapat tayong mga tao at hindi basta-basta gagastos sa mga bagay na hindi naman talaga natin kailangan. Ang ipinagtataka ko hindi pa tayo celebrity or Hollywood actors pero daig pa natin sila kung makabili ng mga bagong labas na cellphone at iba't ibang klaseng brands ng mga gadgets.
Pangatlo, impulse purchases. Ito yung tendency ng isang tao na bumili offline and online dahil sa kanilang emotional attachment sa mga bagay na nakikita nila. Example dito, ang Shopee and Lazada. Well, hindi ko rin naman kayo masisisi dahil talagang ang gaganda naman mga advertisement ng mga companies. Pero kung iisipin mong mabuti, lahat ng bagay na nabibili mo ay iilan lang talaga ang pasok sa needs mo. Halos karamihan dyan ay once na lang. Hindi sa pinakikialaman ko yung purchasing routine mo, pero kung ang routine na yan ang nagbibigay sa'yo ng stress at hirap sa'yo, better to stop it already at magbago ka ng plano or routine. It will help you in the long run. Wala akong masasabi sa'yo kung ginagamit mo naman ang mga bagay na yan sa iyong business at kumikita ka. Pero kung bibili ka lang ng isang bagay tapos hindi mo rin pala gagamitin at tatambak mo lang dyan, hindi mo rin kakailanganin, eh mas maganda ang pag-isipan mo munang mabuti bago ka bumili. Pang-apat, paggastos sa mga miracle fitness products. Marami rin talaga sa ating mga kababayan ang gustong magpapayat sa mabilis na panahon. Pero ang talaga nakakalungkot nga na katotohanan, eh wala talagang ganitong produkto. Yung mga nakikita mo sa advertisements ay nakadesign para akitin ka lang bumili dahil sa alam nilang kailangan mo. Walang shortcut sa pagpapayat. Mas naniniwala pa ako kung may taong magtuturo sa'yo ng one-on-one, yung taong nakagawa na talaga ng proseso ng pagpapayat. Sila yung mga taong talagang makakatulong sa'yo. Kailangan mo talagang mag-exert ng effort kung gusto mo talagang magpapayat at ma-achieve ang dream weight at ideal body na gustong gusto mo. Panglima ay mga get rich quick schemes. Marami ka bang nakikitang mga advertisements sa Facebook o YouTube na nagbibigay daw ng madaling paraan sa isang tao na yumaman o mag-accumulate ng huge amount of income? Kung isa ka man sa mga nakakita na nito, ay sasabihin ko sa iyong huwag kang basta-basta magpapapaniwala sa halos lahat sa kanila. Dahil at the end of the day ay iilan-ilan lang talaga ang totoo at makakatulong sa'yo, kaya ang trabaho mo ay hanapin kung sino sila at kung sino yung mga legitimate persons na yon. Ang mas magandang gawin mo sa panahong ito ay mag-aral ka ng mga skills na kapaki-pakinabang. Pwede kang mag-search ng trending ngayon at dun ka magsimula, basta see to it na gustong gusto mo ang ginagawa mo. Offline or online, pwede kang mag-develop ng skills. Ang mahalaga ay meron kang kaalaman para ma-filter ang mga true information. Meron kasing iba sa internet na hindi naman talaga totoo. Mag-iingat ka pa rin kasi imbes na matuto ka, eh lalo ka pang nag-aaksaya ng panahon at ng pera. Ang isa sa pinakamahalagang gawin ngayon ay magbigay ng value sa kapwa natin. Whether it be educational or entertainment, walang problema doon. Ang mahalaga may ginagawa ka para sa lipunan. And in turn, di maglalaon, aanihin mo ang mga paghihirap mo. Pang-anim ay ang pagpa-party-party. Tayong mga Pilipino ay madalas magdiwang ng mga okasyon sa buhay. Halimbawa nito, birthday party, anniversaries at marami pang iba. Hindi sa hinahadlangan ko kayong gawin ang mga bagay na ito, pero gusto ko lang sanang bigyan ng emphasis na hindi na gaya ng buhay noon ang ating buhay ngayon. Dahil ang buhay ngayon ay di hamak na, mas mahirap na kesa dati dahil sa lumalalang inflation. Kaya naman kung ako sa'yo, eh mag-a-adjust na ako. Hindi na sinasabi kong totally tanggalin na ang pagdiriwang or pagpa-party-party. Ang sinasabi ko lang ay hindi umabot sa punto na ipangungutang mo na at kinabukasan ay wala o gipit na gipit ka na naman. Pang-pito nga ay ang sugal. Isa ang sugal sa kinawiwilihan ng tao, lalo na ang mga Pinoy. Isa na rito ang pagtaya ng loto at wedding. Hindi ko nakukumputin kung magkano sana ang maitatabi mo sa isang taon kung ititigil mo na ang pagtaya sa mga iyan. Wala namang masamang tumaya sa wedding at loto. Ang masama ay dumating sa puntong ma-addict tayo sa katataya dahil dito. Marahil gusto talaga kasi nating yumaman agad, kaya nakikipagsapalaran tayo sa mga ganitong bagay. Pero ang isang bagay na walang kasiguraduhan ay isang sugal. Don't risk yung perang kinita mo sa maghapon para lang sa sugal at ibang tao lang ang makikinabang. Ang mas maganda ay magbanat ng buto at mag-ipon at mag-invest sa mga legit investment gaya ng pagbili ng mga bagay na tumataas ang halaga at mapapakinabangan sa hinaharap gaya ng lupa and other real estates. Pangwalo nga eh ang paninigarilyo, vaping at ang mga iba pang mga bisyo natin sa buhay. Nung bata pa ako, ang nakalagay sa pakete ng sigarilyo ay government warning, cigarette smoking is dangerous to your health. Nag-iba na ito ngayon. Mas naging straightforward na ang gobyerno sa pagbibigay ng warning. Ang nakalagay na ngayon ay
smoking kills. Ito ay dahil sa maraming pag-aaral ang ginawa ng mga siyentipiko para dito sa mga apekto ng sigarilyo. At napatunayan ngang marami ang mga serious diseases ang pwedeng ibunga nito at maaaring maging sanhi ng paninigarilyo. Ilan sa mga sakit na related dito ay stroke, high blood pressure, and cancer. Ito yung mga sakit na talagang kinatatakutan ng marami pero tila baga wala pa ring epekto sa mga taong lulong sa mga bisyong ito. Kaya naman, payo ko sa inyo ay bawasan na o di naman kaya ay tigilan na ang mga bisyong ito. Hindi lang sa pinahihirapan ka nito araw-araw dahil sa laki ng gastos, kundi in the long run, you will suffer from serious health issues. At yan nga ang mga walong bagay na maaaring nagpapahirap sa'yo. Dahil sa pinanood mo ang video na ito, hanggang dito sa dulo, eh mayroon akong i-offer sa'yo. Hindi ito rich quick schemes, ito ay nangangailangan ng determinasyon na talagang magtagumpay at tamang pag-execute ng mga plano para maabot ang mga target goals. Naisip kong i-offer sa'yo ang vlogging formula ko na na-accumulate ko sa loob ng 3 taon with my 3 channels na na-monetize ko for the past 3 years kay YouTube. I think I am ready now to give the formula to you para hindi ka naaabutin din ng taon-taon bago ka ma-monetize at kumita sa YouTube. Alam ko na nangarap ka rin na pagkakitaan ang passion mo o ang hilig mo at i-convert ito sa money like me. Ang kagandahan kasi sa vlogging is you are your own boss, hawak mo ang oras mo at isa pang nakakainganyo dito, mag-shoot ka lang ng one time ng isang content na magbibigay sa tao ng value, then boom, kikita na yung video na yan for as long as may YouTube sa balat ng lupa. Ramdam ko ang nararamdaman mo kaya nagsumikap ako. At ngayon ay isa na akong content creator na nag-e-enjoy sa aking ginagawa sa social media at pinagkakakitaan ko ito. This is my first time to offer my service sa tao and I think it is the right time to give back at tutulungan ko kayo sa pamamagitan ng coaching and mentoring program na gagawin ko for the next 3 months. Balak ko mag-focus muna sa 20 people na i-mentor ko sa loob ng 3 buwan dahil ang target ko ay ma-monetize ang channel nyo within 3 months. Simple lang ang gagawin mo kung interesado ka. I-message mo lang ako sa link na ilalagay ko sa description kung gusto mong mapasali sa 20 people na ifo-focus ko sa loob ng 3 buwan. Take note, hindi ito sapilitan. Kung gusto mong mag-trial and error sa YouTube or vlogging, wala namang masama. Pero sayang naman ang panahon at ang oras. I am confident na kayang-kaya nating gawin ito sa loob ng 3 months. Ang ma-monetize ang channel mo sa kahit anong niche na mapili mo. I can guarantee na hindi mo kailangan magbayad if I fail to help your channel to be monetized within 3 months. Paano ba yan? See you in my mentorship program. Just message me using the link in the description. If you like the video, mag-iwan ka naman ng thumbs up and mag-subscribe ka na kung di ka pa nakapag-subscribe. Hanggang sa muli.